Hey yo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, at meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Balitang Masa. Sa mga hindi pa po nakakabisita kay Balitang Masa, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Balitang Masa. At syempre, huwag nyo rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. At huwag nyo rin po nating pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin at bibigyan ko ng reaksyon ang videong ito. Balitang Masa, pasok! Utang ngayon si General Bantag para sagutin ang bagong reklamo na kinukupol laban sa kanya sa interview ni Coach Oli. Matapang na sinagot ni Bantag ang mga akusasyon, maglalabas daw ng precautionary hold departure order ang Department of Justice laban kay suspended Bureau of Correction Director Chief Gerald Bantag. Ayon kay Secretary Boyeng Remulla, may mga kaso pa na e-evaluate ang prosekusyon na nakatakdang isampa rin sa korte. Bukod dyan, magsasampa rin ng reklamo ang liderato ngayon ng Bureau of Corrections kaugnay sa hukay na natagpuan sa kompo ng Bilibid noong panahon ni Bantag. Sabi ng bagong itinalagang Bucor Chief Gregorio Catapang Jr., inihahanda na rin nila ang reklamong plunder. Ayan ha, napakarami na namang kaso ang tinatambak kay General Bantag. No, halos lahat ipinapapasan sa kanya at ibinibintang. Kulang na lang, pati pagpatay kay Rizal, pati kay Andres Bonifacio ay ibintang sa kanya. Grabe, no? Talagang gusto talaga nila na talagang totally out na si General Bantag. Yun na, yun naman talaga ang gusto nilang mangyari. Alam mo to, no? Sa lahat ng ginagawa kasi. Ayun na, bago natin simulan ang videong ito, nais ko nga palang magbigay ng credits. Ayan si Coach Oli. Yan ha, nandiyan. Kasama si General Bantag. Ayan ha, parang face-to-face, one-on-one interview to. Panoorin natin to mga katunay at bigyan natin ng reaksyon mga katunay. Kinabi na, may plunder, may persilapid, mayroon COVID-19 na nagkamatayan. Mayroong ang dami-dami na kung tutuusin, kung totoo yan. Excuse me. Kung totoo yan, tol, mayroon na sana eh. Nasaan yung maparatang nila? Tama yung sinasabi mo eh. Ngaw-ngaw kayo na ngaw-ngaw. Dapat kasuhan na lang nyo. Kasi puro media lang. Puro sila pasikat eh. Ayun, tama naman yun. Kumbaga lahat ng mga kaso na ibinibintang kay General Bantag is talagang sinosocial. Kumbaga talagang inilalabas lang nila sa salita. Kumbaga, bakit nyo po ginaganyan? Bakit nyo po ipinamamalita? Eh di, kasuhan na lang. No, idagdag sa kaso kung talagang matibay ang ebidensya. Eh di, ihatag nila. Kumbaga, gusto talaga nilang parang ang mangyari, gusto talaga nilang si General Bantag is talagang makita ng mga tao, nakakasabihin, palabasin na masama, ganito, ganyan, na maraming ginawang mali. O, yun yun eh. Si Buying eh, bakulaw naman, utang yun ah. Kasi dyan na po, sa fans ni ano, Bawi. Ni Buying. May fans ba dito si SOJ? Ay, Linel, maraming salamat po ah. Linel, thank you. Diba, Tol? Oh. Kahit hindi ka abogado, kahit hindi ka nagkapag-aral siguro, mayroon ka namang pananaw, may wisdom ka na eh. Sa dami ng sinasabi, akusasyon ko, nasaan? Tal nila ang kaso, wala naman. Persilapid, nasaan ang persilapid? Yun nga, sir. Parang wala na tayo sa usapin ng persilapid. Wala, Tol. Kasi pasikat kong si Buying. Sinasabi niya, ako ang pinakamatigas. Oh, pinakabakulaw ka, matigas ka talaga, gago. Kasi sana ito na. Baka maya. Ayun, tatanggalin yung YouTube mo, parang ganun. Buisit yan eh. Kasi palagi niyang sinasabi, pag nagbi-meeting kami, sino bang mas matigas pa sa akin? Pero ba? Siyempre, boss yan. Yes, sir. Utang lang si General Bantag mambasag yun. Kumbaga lumalabas parang may pagkabanat ba yan dating ni General Bantag, lakas mambasag. Ina. Kaya dahil nga sa 2025, di ba? Oo, 2025. Eh, galit pa nga yan kay Pauchip eh. Kay Ma'am Acosta. Bakit, sir? Kasi si Ma'am Acosta, siyempre katulong namin sa proseso yan. Eh, galit pa yan kay Ma'am Acosta, si Buboying. Kasi nga, naagaw pa yung attention na gusto niya. Oo, oh, yung yung media-media na yan. Oo. Bay, mahilig pala talaga, no? Ay, mahilig to. Kasi papansin nga natin, laging nasa, ano, pa-press con, wala naman daw kinakaso.
sa ngayon? Katulad yan, ano issue ngayon? Asa na si Percy Lapid? Wala na. Natabunan na. Eh parang... Kasi tignan mo to lang. Sabi ni Escorial, nung September 5 pa siya kinontak, di ba? Si Percy Lapid naglabas ng video niya, yung ako daw. Malaman ko lang nung September 5. Paano kung makakausap si Escorial ng September 5? Mm-hmm. Tapos sabi ni Boeing, galit ako nung September 9. Mm-hmm. Kakalito kayo? Ano na, yung date, buhol-buhol na. Wala, tol. At saka... Paano ko, paano ko kukuntakin si Escorial, papatay ko sa kanya? Mm-hmm. Nung September 5? September 7 ko lang nalaman yung video yun. Mm-hmm. At... Talagang pang nagsasalita si General Bantag, kitang-kita mo talaga sa kanya. Kitang-kita mo talaga sa kanya yung ano eh, yung salita niya talaga. As in talagang wala talaga siyang kinalaman eh. Kita mo sa mga mata niya, sa kilos niya. Kasi kung ikaw talaga is marunong kang bumasa sa pagkatao na isang tao pag tinitignan mo, kung guilty siya o hindi, makikita mo naman eh. Pero si General Bantag is talagang diretso siya sa pagsasalita, nang babanat pa nga. Kumbaga, 'di ba? Ano siya? Detalyado lahat ng mga sinasabi niya na talagang ano eh, kumbaga parang ano, yung parang nakikipagkwentuhan talaga siya. No? Hindi siya parang nauutal o nag-iisip ng mga sinasabi niya, talagang dire-diretso lang, masabi-masabi niya talaga. 'Di ba? Yung sinasabi niyo kanina tungkol doon sa video na isinend nyo pa. Ito, sinend ko pa kay Bubuying. Bubuying kasi Bubo. Ying. baka may kaso ako na naman. Putang ina mo. Kasuhan mo na ako. Dadagdagan na naman. Well, hindi kayong mga viewers natin ang nababasto sa pag-PPI ko. Pasensya na po. Pagkatao ko lang talagang ilabas yung sama ng loob. Dahil, dapat ang dami kasing kaso ko. Alam nyo, sa totoo lang, Tol, gobyerno kalaban ko eh. Bakit? Eh ano bang ginagawa ni BBM? Tiwalang-tiwala ang taong bayan sa kanya. Hindi ako nagmamakaawa. Putang ina, di makainan niyo ako, putang ina. Nasa tama lang dapat 'to. Ginoong, iba siyang magsalita eh si General Bantag eh. 'Di ba? Patay na daw siya, ganto. Talagang ipinaglalaban niya 'yung sarili niya na talagang wala siyang kinalaman. No? Ayan 'yung mata niya, kung titignan niya mga katunay ah. Tigtigan niyo yung mata ni General Bantag. Ayan. Talagang as in na talagang yan yung mata na ano eh. Yung talagang pinagbibintangan na ganito na wala naman siyang kasalanan. Ayan o. Oh. Iba eh. Iba siya. Iba ang aura niya pag tinitignan mo talaga. No? Kaya ano masasabi niyo dyan mga katunay? Fair lang no? Fair. Oo. Nasa tama pa ba yan? Abogado ka ba? Secretary of Justice ka? Nasabihin mo, under investigation yung tao, siya na yun, guilty. Wala ka sa ayos. Nahusgahan na. Gina-guide niya yung outcome ng investigation. Kung bagat sa korte, yung judge, hindi dapat... Dapat. Dapat nakagitna. Oo, kaya nga may prosecutor, na-attorney naman yung client, ay yung akusado, tapos nakikinig naman yung judge. Dapat ganun si Bubuying eh. Eh, bubunga eh. Bubuying ang putang ina. Eh... Wala na nga sa pers... Di ba yung una nyo, sir, na suspended do kayo? Yung suspension nyo, tungkol kay Percy, tama po ba? Yung ba yung... Patungkol kay Percy yun. Oo, patungkol. Pero sa... Ay, wala na eh. Ako, hindi ako abogado katulad. Lumayong na yung kaso. Abalos, attorney rin yan eh. Pero putang ina, kapag under investigation yan, ikumlatang bibig nyo. Kasi intayin mo yung gathering of evidences, tignan mo statement mga tao, circumstantial man yan o kung ano. Saka papayaan mo ng magano yung due process. Hindi yung sasabihin mo, si Juan de la Cruz, ikaw yan, sumurrender ka na. Wala pang kaso, wala pang ato warrant of arrest. Yan. Pero pasinsa ka, nabubuying. Ikaw nagsabi, nabubuying ka. Kasi gawa mo yan, hindi ko gawa eh. Ang sinasabi ko lang, self-defense to. Siya naman nag-umpisa, hindi ako. At saka medyo nakakapagtaka doon, sir. Kasi ngayon, pinapatanggal kayo. At meron na daw desisyon. Ewan ko lang kung tama ako ha. Pero wala pang natatanggap na letter yung kampo ninyo para sa para tanggalin kayo. Pati bagong suspension? De,
pinatanggal. Ah, na-dismiss na ako. Dismiss na. Pero si Catapang eh sinasabi na nila napapalit. Okay. So sa madaling salita, medyo parang plinay muna yung ano eh, yung media. Kasi siguro, wala pa sa inyo. Ang nakikita ko dyan, tol, testing the water. Titignan nila kung ano yung... Sa bagay, wala naman silang pakialam sa taong bayan eh. Kahit anong sabihin ng taong bayan, hindi na makikinig. Kahit pa siguro 31M, yung sinabing bumoto, na budol-budol man, hindi naman papakinggan. Kasi nga, kapal ng... Ako, makapal din mukha ko, putang ina. Pero mas makapal si Bubuying. Hindi nila... Sabi nga niya sa isang YouTube, si Catapang daw, sanay sa ganon. Kahit paanong birada, okay lang sa kanya. So siya ang atakdog. Di ba yung sub 44? Oo, yung sub 44. Di sanay siya. Intrigang ganon. Kasi masaya si DJ Bantag dahil ang ginagawa nilang ground or issue ng mga kanilang mga sinasabi dahil patungkol dito kay Palparan. Recycled. Sa madaling salita, kaya ang kanilang ini-issue ay dito kay Palparan, wala silang ebidensya patungkol dyan kay Percy Lapid, sa Hukay na yan, Red Horse na yan, at kung ano-ano pa. Plunder. Mantakin mo, no, ang daming kasong ibinabagsak kay General Bantag, pero wala silang ebidensya na si General Bantag ang tinuturo dyan sa likod ng mga yan. No? Talagang kumbaga turo ka ng turo pero hindi ka naman sigurado sa tinuturo mo, pero sinasabi nga nila, no, na nung interview ni SOJ na ano, na sure daw si General Bantag ang may kasalanan sa pagkawala ni kumbaga sa pagkayari kay Ka-Percy. Pero napakahina talaga ng ebidensya na nagtuturo kay General Bantag. Halos hindi lang basta-basta mga attorney ang nagsasabi na si General Bantag ay walang kasalanan. Halos talaga mga dekampanilya at kilalang kilala. Ba't hindi kalkalin yun? Sabi ko nga, eh, bakit hindi lifestyle check? Oh, ang pinag-initan ngayon, para daw siya tanggalin, tama po ba? Eh, yung kay Palparan. So, na, mga siguro, 7 or 9 months ago na yun. Tapos na yun eh. Ni-recycle lang. Ang daming pwedeng issue, ang daming dapat ikaso, ay sabi nga, ang dami nilang nilalabas sa media, pero iba naman ang ginamit ngayon. Kay Palparan. So, kaya ka masaya. Actually, nagse-celebrate kami ngayon eh. Kaya masaya, no? So, eto ah. Kaya katulad, masaya siya. I love you. Lahat ng supporters natin. Ang dami niyan, DJ Bantag. Actually, maraming nagsasabi sa akin, pag nakausap nyo si DJ, convince nyo tumakbo ng senador. O totoo yan, maraming nagsasabi. Kaya, isa din ako sa boboto dyan. sa gayon, hindi ko pa alam, wala pa sa isip ata ni DJ Bantag. Pero, baka makonvince natin, no? Baka makonvince natin si DJ Bantag tumakbo sana senador. Isa lang ang gusto ko. Alam nyo, binabanggit natin sa live. Napanood ko na yung tol. Ipa-drug test lahat ng mga... tama. Mga presidential appointees at mga senador, congressman, mga politiko. Oo. Tama lang yun. Dapat, no? Agree naman siya. Agree nga. Two thumbs up. Pati pa ako, gusto nyo, itaas ko pa eh. Ayun, at ating natunghayan ang video na nagmula kay Balitang Masa, at syempre natunghayan natin ang interview kay General Bantag ni Coach Oli, no? So nakita naman natin talagang naglabas ng sama ng loob ng kanyang saloobin si General Bantag. Medyo ikakatkat lang natin yung mga matitinding mura ni General Bantag doon, no? Kung may nakikita kayo napuputol-putol ng konti, kasi alam nyo naman, medyo baka matechnical tayo dyan. Pero talaga naglabas siya na sama na loob na dapat naman talagang ginagawa niya. Huwag niyang ipunin, talagang dapat inilalabas, no? So kaya ni General Bantag yan dahil marami talagang sumusuporta sa kanya, no? Na mga naniniwala na siya'y walang kasalanan. Siguro 'yung sinasabi ng iba na meron siyang kasalanan, 'yung mga nagdidiin na sa kanya at napapaniwala na 'yung iba na meron napapaniwala. Diyos lang ang tanging nakakaalam dahil bandang huli is siya pa rin ang maghuhusga sa lahat. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.